This is my second video, and 10 days to go sa Christmas Day. Kakalungkot lang po dito kasi parang Christmas New Year sa bahay lang talaga. Dahil mag-total lockdown, so wala kami magagawa. And, pero bukas daw naman ang mga tindahan, ang pagkain, at... the city of my province where I live, but I live in Chalwaite, and it's 8 minutes away from and 8 minutes of train. Okay, so now I'm here in the restaurant. I'm working here as a dishwasher, cleaner, cook, at paminsan-minsan nasa restaurant sa taas, yun, tumutulong sa mga waiter, waitresses dito. So it's not bad. But most of the time, I'm here in a dishwashing area because this is the place where I have to be. And I will show you guys kung paano ako nagtatrabaho dito. So, okay guys, I will show you this. This is all the finished things that I was today. Yeah, we are still closed. The restaurant and coffee shop here are still locked down, but we keep working maybe 1 or 2 days a week. It's not bad for about 5 hours, 6 hours. So it's better than nothing. So yeah, ganito po yung trabaho ko. After na malinis, mahugasan silang lahat. Yan, nandyan po siya para ipatas dito sa lugar na to kung saan sila nararapat. Pero kung katulad dito, kailangan sa kusina sa taas. So, okay, isi-separate natin yan. Ito mga cup of say, kainangan. Nandito siya sa basket. So, just only send it upstairs. But not by manually, but we have already here a lift. They call it lift. Ayun po, yung bukas na yun. So, ilalagay lang po namin doon at isa-send sa taas. So, bahala na po sila kumuha doon. So, ayan po ang aking trabaho dito. And, yeah. Dito naman po sa ibang bansa. Basta, huwag ka lang mapili sa trabaho. Hindi ka mawawalan ng trabaho. At ang tatanungin ay kung kayo ng katawan mo. So, kung ikaw man ay lumaking walang alam sa Pilipinas or lumaki na kumbaga hindi sanay sa hirap. So, kita ng payo ko lang, please yun na kayo. Pumunta ng ibang bansa para magtrabaho. Hanggat maaari na kakayanin ninyo dyan sa Pilipinas. So, hindi na kayo sa Pilipinas. Mas masarap mamuhay sa sarili nating bansa. Pero, katulad ko, dito ako sinuwerteng magkaroon ng asawa. So, kailangan sa piling ng asawa. At dito, sigurado, kahit pa paano, masipag lang ako, makakatrabaho. E sa atin sa Pilipinas, sa edad kong ito, anong magiging trabaho ko doon? Wala. Hindi na ako tatanggapin dahil overage na ako. Pero dito, hanggat kaya ng iyong katawan, pwede kang magtrabaho, pwede kang mag-apply ng trabaho. At the one thing that the best here in Netherlands is there is no discrimination here in Netherlands. So, that's why I decided also to live together with my husband. Dahil kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko kumita ng pera para sa pamilya. Kailangan ko kumita ng pera lalo higit para sa aking ina. At ito nga po, naisipan ko, kagaya na sinabi ko sa inyo na naisipan ko lang gumawa ng video para naman, at least kahit pa paano, hindi man financially, but sa maliit na bagay, makatulong. So, sa ganitong paraan, makakabot sa inyo ang tulong ko. Kaya,
Kaya huwag niyo pong kakalimutan na yakapin ako. Sa lahat po na nagbablog dyan, please lang po, payakap na po ng isa. At yayakapin ko rin po kayo pabalik. So, yan guys. Ganito ang ginagawa ko araw-araw. Hindi lang po masyadong busy ngayon dahil sarado nga po ang restaurant. So, open lang po sila sa mga takeaway yun. Pero syempre, ang kusina namin everyday bukas para sa mga personnel na nagtatrabaho sa dun sa takeaway. At saka pag Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, yan, may takeaway kami. Pero pag araw na Lunes, Martes, wala po. Wala kami takeaway. So, yan guys. Kaya, eto, nandito ako ngayon. Kahit pa paano, may 3-4 oras ng trabaho sa loob ng isang araw. So, baka po next week ay totally 1 times na lang akong pupunta. 1 times? Para ang dami. 1 time na lang akong pupunta dito sa araw na lang ng Lunes dahil talaga magto-total lockdown po kami. Dahil nga po sa sitwasyon na panahon natin yun. Dahil hindi lang naman po dito sa bansa namin. Buong mundo po tayo ngayon nagkihirap. Ang hirap po ng kalagayan natin. Kaya, tingnan nyo guys. Kahit nakakatakot lumabas or syempre iniisip mo rin yung kalusugan mo, pero kailangan mo lumabas, maging maingat lang talaga dahil mahirap nang maawa, baka sa halip na makatulong tayo hindi tayo makatulong dahil syempre nahawa na tayo ng sakit. Kaya para po sa ating lahat, ingat po kayo. At ako po gamit din nag-iingat sa sarili ko para sa pamilya ko, para sa mother ko. So, at sa siyempre, sa nag-iisa kong anak, kaysa isa ko alam pong anak, hindi ko pa kayang mabigyan ng gusto niya. Sorry na lang talaga. Dahil hindi naman ako mayaman at hindi rin naman mayaman yung napangasawa. Kumbaga, mas in tama-tama lang. Pero hindi naman po ako nahihiyang sabihin sa inyo. Dahil yun po ang totoo. So guys, let's continue my work. So, ganito, yan. So, ito na siya ilalagay. Pero ito, kailangan kong ilagay dito sa basket na ito at para ito kusina. Hindi ko kumagamit kasi sa kusina. Tayo pabalik-balik na ipapatas-patas ako saan-saan. Yan. Basta huwag ka lang namang susuko sa laban ng buhay. Magtatagumpay din tayo pa. Yan. So, okay. Para at least alam nyo kung anong ginagawa ko dito. Gusto mga nagtatanong, at least alam nyo kung anong buhay ko dito sa Netherlands. Yan, at yung po mga ganito, mga pagkain, hindi natin pwede ilagay sa machine kasi pag inilagay natin doon, the whole day po yung working, hindi natin pwede palitan ng tubig na alam. Isang
hindi lang naman po ako ang nandito, marami po kami. Balintado, may shift din po kami tinatawag po dito dahil sa sobrang dami po ng mga sa Europe ang mga tao mahilig pumunta sa restaurant painom-inom syempre pakain-kain, yun ang buhay nila dito kasi the whole day nga naman the whole week na sila nag-work so sa weekend enjoy naman sila nila. So guys, this is my work and I hope you enjoy my video today and I will show you more if I'm totally no work next week. So thank you so much for watching guys and please subscribe my YouTube channel, write, comment and press the bell button para ma-notify po kayo pagka may bago akong upload na video. And thank you so much. See you on my next vlog.